guys! Welcome back sa channel ko at na-miss ko kayo. Dahil na-miss ko kayo, gagawa tayo ng mini haul for today. Ito ay mga bagay na pinamili ko galing Pinas. So without further ado, let's begin! So guys, unahin na natin yung mga hindi pagkain. Dali lang, pinapawisan ako. Init. O, medyo bur yung patayo dahil kauwi lang namin few days ago. Pero laman lang to. So una kong pakikita itong dalawa. Hindi ko alam ang tao, pero sikat to. Apparently sikat to sa Pinas. Nagmaya, wala yung sa tatlo to eh. Si grizzly bear, panda, tsaka si polar bear yata. Basta, sikat to sa Pilipinas. Itong dalawang to eh, sasasakyan ng kapatid ko at nakita ng panganay ko, hiningi niya sa uncle niya. So to. Ito kaya nakarating sila ng Amerika. Dahil hinihingi sila ng anak ko. Tapos, meron pa. Wait! To, payo. Buhay ko ng payo. Oh, actually, pinabili ko sa nanay ko, sa mami ko yung mga payo. Tatlo to yung isa na sasakyan na. Walang ganito rito, tsaka aminin ko, mahal dito ang payo. So, susunod. Malaloko kayo sa susunod. Ipit. Hanger na may ipit. To, dalawang hanger na may ipit. Para sa mga hand wash na pang loob. Wait, marami pa. Tsaka yung mga damit. Marami to nandoon yung iba dahil nga naliligpit na ako. Ito yung mga bigay naman to. Bigay ito ng auntie nila sa kanya. Sa kanilang dalawa. Auntie nila sa kanilang dalawa. So mix-mix to. Meron doon. Nandoon sa malaking baksa. Ang init talaga. Yan, may mga damit na binigay. Ipit headband, mga clip, yan. Yung mga headband, meron pa dito mga ipit din. Mukha na akong holder dito. At saka, ito pa. Hanapin akong init. Saan pa rito? Ito talaga. Ano lang, pawis ako, sorry. Ito talaga, sinulat ko na to bago pa ako malis. Kailangan ko to, nahihirapan ako maghanap dito. Yung ganito, ang tawag sa amin dito ay pangkudkod ng, ano ba yun? Pangkudkod ng buko. Parang ganun. Buko, melon. Kasi nahihirap maghanap dito. Tapos meron din siya ang ganito. Ito rin, isa to. Yan, yung ganitong style naman. Saan nila mas matibay dito? At ito, yung pangkudkod ng nyog. Tapos, dahil lang, nasa ilalim kasi kaya nakita niyo ako yung muyo ko. Ang very important na binili ko at inuwi ko rito ay ito. Pantakip, para balong lamang napapasok. Meron pang dalawang bagay na binili ko, yung molde ng puto, ng puto, at saka yung bilao ko nandun sa loob. Ito, yung itong bilao. Ang hirap hanapin nito. Iba na yung bilao kasi nila ngayon. Yung bilao nila yung malalaki, tingnan nyo naman. Ito yung binili ko kasi gusto kong pag, nang tawag yata rito bilao pang munggo. Ang gagamitin ko sa ito sa pagdadaing. Kaya pagpapatayo ng mga anik-anik. So, yun lang. Yun yung halos ng mga hindi nakakayanan. Ito naman susunod na pakikita ko sa inyo ay mga pagkain naman. Unahin na natin to. Meron akong mamon tostado at saka anong tawag? Uraro. Kapampangan. Ito lang po kapampangan dali kasi hindi ko alam kung sa ibang lugar ang tawag dito, pero masarap to. Parang gawa sa egg white. Egg yolk. Basta gawa sa itlog to. Tsaka binigay ito ng kaibigan ko, si Kuya Fred. Siya nagbigay nito sa akin, itong dalawa. So, salamat Kuya Fred! Ito, gusto ko ito kapag kape ganyan. Pero ito, pinagmimirianda ko yung isa-isa lang. Dahil nakakaba ko na ito. Nakakasamid. Yung narinig yung background, yung ingay sa background. Ano yan, monthly siren test namin. Sorry kung medyo maingay sa tela. Susunod na yung mga yung natitikman to dahil magtatanghalian na ako mamaya. Yung susunod pang pagkain ito mga pasalubong na ganito. Pasalubong galing Goldilocks. Ayan, tsaka yan. Marami to nasa refrigerator na hindi ko ilalabas. So grabe, isang malaking paper bag yun. Ito, susunod naman itong mga to. Ito ay mga delicacy sa amin, sa Pampanga. Nirigalo dito sa akin ng kaibigan kong si Mac. Si Mac yata yung nagbigay nito, pero hindi, parang si Mac yata. Anyway,
Galing to lahat sa Susie's Cuisine. Susie's Cuisine. Hindi to sponsor, pero kilala itong store na to sa amin, sa mga pasadubong. Meron silang branch na Nepo, Sandra, Dau, Clark, SM Clark, San Fernando, Tarlac, Guagua, Apalit. So, yung mga branches nila sa Pampanga yan. Ito ay ano ba to? Ano ba kasi to? Tart ba to? Egg tart yata to. Tart. Basta to tart. Masarap. Tapos meron din tayong pulburon. Ano yata to? Itong tatlong ato pulburon. Ano ba to? Cookies and cream pulburon. Butter pulburon. At ube pinipig. Lahat to gawa yata sa Sasmuan. Basta, isa itong barrio, ito isa itong town sa Pampanga. So, susunod, isa sa mga paborito ko. Para na, paralam ko yung mga natapos na. Isa sa mga paborito ko talaga ito. Sobrang ko itong paborito. Paborito ng mga anak ko. Paborito ko din ito. Yung kinakain lahat, pati balat. Itong Torolles de Casoy. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang lugar, pero ito yung tawag sa amin. Same. Doon ko binili sa store. Ito naman, binili ni mami ko to. 15, ano ba tawag mo to? 10 cans? 15 yun. Ito kasi paborito ko talaga to. Isang upuan lang minsan yung isang box. Isang upuan yanan. So, parang 15 ito, binigyan ko, pinamigay ko ng isa, kinain ko ng isa. Nakakita ko sa inyo nung itsura sa loob. Tsaka ko, wuy, taba! Yung bulbul ng aking katawan. Ganitong itsura niya. Ayan. Ang sabi rito, gawa to sa sugar. Honeybee? Di ba yung dapat honey lang? Sabi niya, no? Honeybee? Di ba yun yung bubulo? Basta yung honey. Egg white, cashew nut, and flour. So, ganito. Nakakatawa, nakakain lahat to. Nakakain lahat to, pati mahal. Kasi yung wrapper parang gawang ano? Parang yung panglumpla. Pero pang dessert. Ito. Yan. Ito, hindi ko ito kinain. I-list ko lang yung dulo dahil kinakain gusto nung bunso ko yung dulo. So, dito yan. Dito na. Nakakaali. Sorry. Tapos. Yung susunod naman, ito yung classic na paborito ko din to. Classic to na noon, hindi classic, pero noon wala pa ganito, pero nasa bote lang sila. Pero apparently, meron na silang ganitong packaging. Again, hindi po to sponsored. Sinasabi ko lang po yung mga paborito kong pasalubong na nuuwi o mga gustong-gusto ko galing Pinas. Meron silang ito, burong fermented mudfish in rice. So, tawag sa amin ito ay burong honey. Burong dalag ba yun? Basta yun, mudfish. Hindi ko lang kung dalag o yung hito yun. Pero yan, ito. Ready-made na ito. Ready to eat na yata ito. Naluto na ito eh. Cooked rice yan. So, yan. Bumili yata nanay ko rito. 10 yata. Hindi ko na alam. 10 yata. Tapos, ito. One of the best. All time. Masarap sa kanin. Masarap sa pasta. Ito. Kawai-kawai dyan. May paborito nito. Balik ito pala. Crab paste. Sa taba ng talangka. Ay, sulit. Dati-dati, malalaki itong ganyan. May malalaki nito na. Hindi pa lang ito yung packaging. Pero, mas maganda yung packaging nito kasi at least ito alam mo na hindi magkakalat sa bagahe mo. Yan. Ito, favorite ito. Hindi po ito sponsor, pero, yan. Masarap din po yan, masarap yan. Pinagregalo ko po yun. Pinagregalo ko sa mga kamag-anak ng asawa ko, ganyan. O sa mga friends. Konti lang mga kaibigan ko. Lastly, saan ba yun? Ito pwede bang puro pagkain lang? Ibigay natin ng pagkain. So, bumuli ako ng, again, hindi po ito sponsor, kape. Ito, yung 3-in-1 na kape. Bumuli ako ng apat na sa sample, so 40 yun, 2 sachet yung isang ganon. So, meron akong 80 nito, 80 piraso. So, yan. Yan lang aking pinamili. Hopefully po, natuwa kayo dito sa walang kakweta-kweta kong haul galing Pinas. Kaya po, sa lahat po ng mga kabalikbayan dyan, sana po nakarelate kayo sa akin. See you sa next video! Bye! May nakalimutan ako isa. And naradan! O, bumili ako nito sa Starbucks nila. O, kita nyo naman. Manila. Ayan. May jeep. Binili ko na dahil sa jeep. Natuwa ko na sa jeep. Ang sabi dito ito yung parang lahat ng ayan naka yung mga scenic or tourist spot nila. Ayan nakasulat diyan kung alin, kung ano yung mga yan. So yan. Bye.